Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Siyempre, kay Alden Richards po muna tayo ngayon, mga ka-Aldab. Pero, gaya po ng aking laging pinapaliwanag at sinasabi, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag niyong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. I-remind ko lang po sa mga dad, sa mga mamis, sa mga titas na dumadaan po sa channel ko at mga bumibisita. Hindi ko po hinihikayat o wala po akong hikayat, mga ka-Aldab, na sinasabi ko po na magalit ang Aldab Nation. Ang sa akin po, binibigyan ko lang po ng idea. Di po ba? Yung mga pinopost ko po kasi, mga ka-Aldab, base rin po ito sa mga katanungan ng mga ilang netizen. Di po ba? Sabi nga sa inyo, baha po sa Baguio. Landslide yung iba po. Pagkatapos, yung mga baha talagang napakarami. Paano nyo po sasabihin, mga ka-Aldab, na kumbaga, paano nyo pong papaliwanag na may kasalan nga pong magaganap? Tapos 400 po mahigit katao ang naandun. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung 400 katao na yung mapapaisip po talaga. Normal lang po na yan. Talagang magtatanong sila. Talagang yung iba kakampi po sa akin. Yung iba magsasabi ng, oo nga Mr. Destiny, tama ka naman. Kasi yung 400 na yun, hindi mo alam kung saan nga po ba talaga magpapark ng sasakyan nyo gayong may baha, di po ba? Tapos, yung mga puno nagtumbaan, saan pang parking lot, di po ba? Hindi naman po pwede yung lahat ng ano sa hotel, eh, may lalagay dun yung sasakyan nila. Tama naman po, yung iba po naman nasa bahay lang. Siyempre, hindi lumalabas. Kaya yung mga kotse po nila, nandun sa parking lot, di po ba? Kasi sinasabi nilang 27 daw po pumunta, 28 na naganap. Yung 26 pa lang noon, dami ng mga hindi ka nagagamit ng mga sasakyan dahil kumbaga iwas ka nga sa landslide at hindi ka muna aalis dahil may bagyo. At ang bagyo pa po, mga ka-Aldab, for the record lang po, eh dalawang bagyo, isang Egay at isang Falcon. Oh. Para lang po klaro, at hindi ko po hinihikayat yung mga mamis, mga tita. Sabi ko nga po, move on na eh, di po ba? Sabi ko nga, yung mga update ko rin ngayon, hindi na tayo magbibigay ng mga throwback video katulad ng mga kaganapan nila Mengay at Isoy. Dito na po tayo nakatutok o nakapokus sa mga galawan po nila Mengay at ni Alden Richards, di po ba? Ngayon, nasa Bali, Indonesia daw po ngayon si Main Paul Kerson kasama si Congressman Spotted. Okay lang naman po, mga ka-Aldab. Dito naman po sa atin 101% eh, updated po kayo. Di po ba? Well, eto po yung mga kaganapan kay Alden Richard. Simula nga po daw ng August o starting ng August 1, mapapanood ninyo sa August 5 nga po, sa Sabado na nga po, a runner to remember, na kung saan nga po eh talagang magsisimula na po ang Alden Richards magpakailanman a new episode. Apat na episode po yan, yung isa, Apple Dream Boy, The Lost Boy, at Sa Puso't Isipan. Mapapaisip po kayo, mga ka-Aldab, dito sa mga bagong palabas ni Alden Richards. Kaya nga po, mga ka-Aldab, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, mahirap magkomento. Hindi po ba? Kaya chill lang po tayo. Ako, mga ka-Aldab, sa mga ganyan, eh, 101% updated po tayo. Di po ba? Kaya chill lang po kayo, mga ka-Aldab. Mahirap po muna magkomento, mahirap magsalita, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan, eh, ang real life couple. Di po ba? Ngayon, mga ka-Aldab, sabi ko nga, depende na lang po ito sa mga nagsasabi, sa mga nagkukomento. Ito, mga ka-Aldab, lagi ko pong pinapaliwanag at sinasabi, mga ka-Aldab, na maging kampante na lang po tayo, di po ba? Kumbaga, ibalik lang po natin yung normal, hayaan lang na po natin sila. Masaya po sila, mahirap pong kontrahin, mahirap pong sabihan ng mga
kumbaga, o hindi po ito tumatanggap ng mga paliwanag, di po ba halatang halata naman po yung iba nagsasabi, mga kaldab, na Mr. Destiny, alam nyo po ba na tapos na yung kasala na yan? Kasi wala pang bagyo siguro, tapos na yan kasi sinasabi nila na ganito ganyan, bago daw po mag-bridal shower, eh yung araw na yon eh nagsimula na ang kumbaga ang palabas na yan. Di po ba, kita nyo naman, napakaraming mga artista ng ABS-CBN na talagang punong-puno. Kung mapapansin nyo sa vlogs ni Ogie Diaz, makikita nyo na, mga kaldab, mapapansin nyo na, mapapanood nyo na na parang may mali. Pero gaya ng sinabi ko, ayaw po nilang pinupuna yung mga ganyan. Kumbaga parang sinasabi lang nila na, kumbaga, ay hindi na yan, huwag nyo nang intindihin yan, parang ganun, mga kaldab. Parang sinasabi po nila na huwag na pong pansinin, hayaan na lang. Pero hindi po pwede yung mga ganun, di po ba? Ngayon, ninihintay ko kung ano po yung magiging sagot ni Nolly De Castro pagkatapos ng TV Patrol. Dahil halos lahat po ata sa kanya nakatutok ngayon dahil nga po sa mga sinasabi niya. Di po ba? Pero gaya ng sinabi ko, Nolly De Castro yan eh. Hindi naman magsasalita ng mga ganyan yan kung wala rin pong pinangahawakan na ebidensya, di po ba? Sabi ko nga po, 400 katao, mahigit 400, di po ba? Mapapaisip din po kayo eh. Ang kagandaan lang po nito, mga kaldab, ay galing po sa kanila yung balita. Kasi kung sa atin lang po, sa mga taong nakapunta siguro o nakasaksi na mga ganyan, tapos sasabihin nila na ganito ganyan, 400 yung katao, wala pong maniniwala po sa atin. Sasabihin lang nila, nako, bitter yan, hindi naman ganyang karami, di po ba? Pero kung mapapansin nyo, mga kaldab, sabi nga ni Ogie Diaz, punong-puno daw yung venue. Pero sa kanya pong video makikita nyo, mabibilang nyo naman po eh, yung mga artista, yung mga guests, di po ba? Ang dami po nilang binanggit, ang daming nilang sinabi, pero okay lang, mga kaldab, sabi ko nga, kung ano lang po yung mga gusto nilang sabihin, normal lang po yan. Tayo, hindi tayo pwede mag-react, mag-komento. Ako nga po, mga kaldab, gusto ko nga po silang basagin eh. Gusto ko talagang magbigay na maanghang, masasakit, tipo ba? Kaya lang hindi ko magawa eh. Kumbaga kasi, unang-una sasabihin akong bitter, di po ba? Marami nagko-comment po sa atin mga mamis, mga titas, mga senyor, na ginagalang ko naman po at nire-respeto. Sabi ko nga po, kung ano na lang po tayo, kumbaga hindi ko pwedeng sabihin yan, kasi magiging bitter po ako. Maraming alam nyo naman po na gusto na, gustong-gusto po talaga nila, mga kaldab, magbago talaga ako ng content. Ang daming nag-PPM sa akin, ibahin mo na yan, Mr. Destiny, mag-move on ka na, tanggapin mo na yung katotohanan, katulad ng mga ibang yung YouTube o yung mga Aldab lovers, nag-move on na sila, iba na yung photos ng ano nila, talagang binago na nila lahat. Sana ganun din ang gawin mo para wala nang aasa, di po ba? Wala nang, kumbaga, manonood ng vlogs ng Aldab, tuluyan mo ng tuldukan. Yan po yung mga sinasabi sa akin. Nasusuportahan naman daw po ako kapag ka nagbigay na tayo ng mga update. Okay lang daw po kay Alden. Huwag ko na raw po isama si Mengay. Mag-update naman po daw ako kay Congressman Spotted, kay Mengay. Yung tipong iba na, di po ba? Tapos yung banner po natin, papalitan na. Lalagay na nga lang daw po kung Alden ako, Alden. Kung kay Main na lang daw po. Yun po yung sinasabi nila, mga kaldab. Gaya na sabi ko, mahirap po muna mag-comment, mahirap po magsalita, lalo na nga po kapag dumarating po yung mga kaganapan, di po ba? Medyo masakit po ang katotohanan, pero kumbaga kailangan muna natin itong kumbaga hayaan kasi nasa kanila po talaga yung momentum. Tignan na lang po natin sa mga susunod na araw. Sabi ko nga po sa inyo, kung sila masaya, ibigay po natin. Pero maraming question, biruin mo, maraming yung kasala na marami talagang hindi sumang-ayon, di po ba? Marami po talaga nagko-comment sa akin. Kaya lang, hindi ko nga po masabi dahil magiging bitter po ako. Lalo na po sa main fanatic sa Tarmin, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest
at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.